Maaga pa lang ay nagising na si Angela sa ingay ng mga boardmates niya na nanggagaling sa unang palapag ng kanilang boarding house. Napakamot pa siya sa kanyang magulong buhok dahil naingayan siya sa mga ito. Pambihira naman no, kakatulog ko pa lang eh. Teklamo niya bago nagtalukbong siya ng kumot sa kanyang ulo. Antok na antok pa siya dahil napuyat siya kakaisip kay Roon kagabi. O mas magandang sabihin kakaisip sa impostor na Roon. Labis kasi ang dismayang nararamdaman niya. Ang buong akala niya pa naman ay tuluyan ng nagbago ang kanyang nobyo, iyon pala ay mali siya. Pinagloloko lang pala siya ng magkapatid na yon. Hindi niya pa rin maiwasan makaramdam ng galit sa impostor niyang nobyo. Paano ba naman hindi niya makalimutan na ito ang umagaw ng first and second kiss niya? Naaalala niya pa kung paano nito sipsipin ang inosente niyang mga labi. Ano ba yan? Ang ingay naman. Napilitan siyang bumangon upang tignan kung ano bang pinagtatawanan ng mga boardmates niya sa ibaba ng kanilang boarding house. Kahit wala pa siyang sipilyo at Hill Amos ay dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Mas malakas ang tawanan ng mga ito sa bandang kusina. Lalo tuloy na pakunot ang kanyang noo. May birthday ba? Kunot noong tanong niya habang siya ay bumababa ng hagdanan. Sa gilid ng hagdanan ay mayroon isang pintuan. Iyon ang kusina at komedor ng kanilang boarding house. Nakabusangot niyang binuksan ang pintuan dahil hindi niya maitago ang kanyang inis sa naudlot niyang masarap na pagtulog. Pwede pakihinaan po ang boses niyo mga ate. Pakiusap sana niya sa mga ka-boarding mates niya. Ngunit sabay-sabay na palingon ang mga ito sa kanya at isa na doon si Rohan. Napatigil tuloy sa pagbuka ang kanyang bibig na parabang naestatwa na siya doon sa kinakatayuan niya. Nabigla kasi siya pagkakita niya kay Rohan. Maraming pagkain ang nakahain sa lamesa at pinagkakaguluhan iyon ng mga boardmates niya. Mukhang masayang-masaya ang mga boardmates niya habang nakikipagkwentuhan kay Rohan. Napansin niya rin na halos ang lahat ng mga ito ay nakaliptint at blushon pa ngayon umaga samantalang hindi naman nag-aayos ang mga ito kapag nasa bahay lang. Hi! Bati ni Rohan sa kanya habang pinagmamasdan nito ang magulo niyang buhok at may kantab pa niyang mukha dahil hindi pa siya nakakapaghilamos. Napapansin rin itong namamaga ang kanyang mga mata. Pinsan kong maganda, gising ka na pala. Kanina pa si Pogi dito hinihintay ka. Ah, anong ginagawa mo dito? Putol niya sa panunukso ni Maylene sa kanya at bumaling siya kay Rohan na nakatingin lamang sa kanya na para bang wala itong ginawang masama sa kanya kahapon. Nakakalimutan yata nito na nabuking na nila ito. Nandito siya, dahil sabi mo samahan ka niya sa red flag mong boyfriend. Si Maylene ang sumagot sa tanong niya. May hawak pa itong tinidor dahil kumakain ito ng pancakes. Mukhang bitbit ni Rohan ang lahat ng pagkain na naroon dahil hindi naman bumibili ng ganito karaming pagkain ang mga boardmates niya. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Maylene. Saway niya sa kanyang pinsan. Nagkatinginan naman ang mga babaeng boardmates niya. Chill ka lang, Angela. Mag-breakfast ka muna. Sabat naman ni Gladys sa kanya. Ito ang pinakamatanda sa kanilang lahat kaya hindi niya ito kayang sagot-sagutin katulad ng pagsasagutan nilang dalawa ni Maylene. Huminga siya ng malalim bago niya tinignan ng masama si Rohan. Wala ka bang ginagawa sa buhay? Bakit ang aga-aga mong pumunta? Angela, mag-aalas 11 na ng tanghali, no? Ikaw kasi, mukhang nagpuyat ka kakaisip kay Pogi. Sabat muli ni Maylene at kinindatan pa siya nito. Napatingin tuloy siya sa orasan na nakasabit sa gilid. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang mag-aalas 11 na nga ng tanghali. Akala ko mag-aalas 6 pa lang.
Maligo ka na, dahil baka magbago pa ang isip ni Pugi at hindi ka niya samahan papunta sa nobyo mo. Sige ka. Doon pa lang niya naalala ang kanyang itsura ngayon. Napahawak siya sa magulo niyang buhok at pasimple niyang pinunasan ang gilid ng kanyang labi dahil baka may panas na laway pa siya roon. Nagtawanan ang mga ito nang mapansin ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Tumalikod na siya at nagmadali pabalik sa kanyang kwarto. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang tinig ni Gladys habang paakyat siya ng hagdanan. Rohan, ibigay mo sa akin ang number mo, ah. Hindi na niya narinig kung ano pang isinagot ni Rohan. Ngunit nakaramdam siya ng inis, hindi niya dapat ikinakainis iyon dahil wala rin naman siyang pakialam kung ipamigay pa nito ang number nito sa kahit sino babae dahil hindi naman ito ang nobyo niya. Napasabunot siya sa kanyang buhok nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang bathroom. Nakakaya humarap ka kay Rohan ng ganito. Pagkausap niya sa kanyang sarili habang tinatapik-tapik niya ang kanyang noo. Mabilis na siyang naligo at nagsipilyo. Natagalan lang siya sa paghanap ng damit na isusuot niya. Bakit parang nahihirapan siyang mamili ng kanyang isusuot? Hindi naman siya ganoon dati. Kahit ano ay pwede na sa kanya basta't komportable siya. Napabuga siya ng hangin ng menis siya sa kanyang sarili. Is she trying to impress him? What for? Para saan? Bakit siya nagpapahid ng lip tint at blush on ngayon? Para pag nagkita kami ni Rowan. Pagdadahilan niya sa kanyang sarili. Hindi niya kasi maamin sa sarili niyang nagpapaganda siya para sa mga mata ni Rohan. Nang makontento na siya sa kanyang suot na light yellow blouse at faded skinny jeans na tinurnuhan lang niya ng isang simpleng sandals, ay nagwisik pa muna siya ng baby cologne. Para kay Rowan to, para kay Rowan. Paalala niya pa sa kanyang sarili bago niya muling sinipat ang kanyang itsura sa salamin. Ngayon lang siya natagalan mag-ayos sa kanyang sarili sa di malamang dahilan. Hindi naman siya insecure noon sa itsura niya ngunit parang ngayon ay hindi siya kontento sa kanyang ganda. Huminga siya ng malalim bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Maingay pa rin ang mga boardmates niya. Nang bumaba siya ng hagdanan ay nagulat pa siya ng saktong palabas naman ng kusina si Rohan. Saglit silang nagkatinginan sa isa't isa. Napalunok siya dahil sa kakaibang tingin na ipinupukol nito sa kanya. Para bang nanghihigop ng lakas ang mga titig nito. Tara na. Una siyang nagbawi ng paningin sa lalaki dahil naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Sa simpleng tingin pa lang nito ay nagkakaganito na siya. Tumango ito at pinagbuksan pa siya ng pintuan. Narinig niyang nagpaalam pa ito kay Maylene at sa mga boardmates niya bago siya nito sinundan palabas ng boarding house. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Kailangan ko lang kasi talagang makausap si Rowan. Sabi niya kay Rohan nang makapasok sila sa loob ng kotse nito. Hindi na niya hinintay na pagbuksan pa siya nito ng pinto. Nauna na siyang pumasok sa loob ng kotse nito. Do you want to eat first? Hindi ka pa nag-aalmusal. Hindi ako nagugutom. Puntahan na natin ang kapatid mo. Sabi niya habang hindi siya tumitingin sa mga mukha nito. Nakatingin lang siya sa harap ng kotse nito. Hindi natin pupuntahan si Rowan kung hindi ka kakain. Napatingin siya sa lalaki dahil sa sinabi nito. Seryosong seryoso ang gwapong mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Abat, mag-breakfast muna tayo. Sabi pa nito bago ito nagsimulang magmaneho. Hindi na lang siya nakipagtalo pa dahil hindi rin kinakaya ng powers niya ang kagwapuhang taglay nito. Wala akong pera. Pag-amin niya, 50 pesos na lang kasi ang laman ng kanyang wallet sa isang araw pa ang sahod niya. Tinignan siya nito. I'll treat you. Pangbawi ko na rin sa mga kasalanan ko sa'yo. Napatalon yata ang puso niya nang saglit silang magkatinginan nito.
may utang pa nga ako sa'yo. Wala kang utang sa akin.